Welcome back pong muli sa Dick Israel Vlog. Walang humpay na pasasalamat po ang aking ipinapaabot sa lahat ng aking mga subscribers dyan. Shout out po sa inyong lahat. Nakatunghay po ang ating Panginoon at naway gabayan niya po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Ilan po sa mga loyal nating mga subscribers ay may katanungan tungkol sa ilan daw po ba ang number of turns ng bawat windings sa stator ng electric fan. At ilan din daw po ba ang resistance reading ng bawat windings na ito? Sa video pong ito ay sisikapin po natin na matugunan ang ganyang mga katanungan. Base lamang po ito sa aking mga limitadong skills at kaalaman. At bago po natin simulang liwanagin ang mga sagot sa mga hiling na katanungan na yan, shout out po muna sa mga subscribers ko na masisipag mag-like at mag-comment, lalo't higit sa mga nag-message para gawin ko ang video ito. Shout out po sa inyo dyan. Sa mga nagpapa-shout out po, nagkapwa natin vloggers na sina Royce Key Vlogs at Richie's Vlogs. Isitahin din po natin ang kanilang mga channels para tayong lahat po ay magtulong-tulungan. Okay, sa pagkakataon pong ito, sana po ay pare-pareho po tayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa mapaminsalang kahirapan. Alam po naman natin ang panahon ngayon. Maraming mga sakit na dumarating. Okay, samahan niyo po muna ako na alamin ang ating paksa sa video ito. Tungkol po ito sa ilan daw po ba ang number of turns ng bawat winding sa stator ng electric fan. At ilan din daw po ba ang resistance reading sa bawat windings na ito. Mga karyal, tumatak po ba sa inyong isipan ang mga katanungang ito? Sa mga katanungang nabanggit, ang mas higit na makakasagot po niyan ay ang mga expert at magagaling na sa pagre-repair at pagre-rewind ng stator ng electric fan. Ako naman po ay isang karaniwang nag-aayos lang ng mga nasisirang electric fan at limitado lang ang nalalaman. Pero dahil tinatanong niyo po sa akin, yan, sisikapin ko pong sagutin kung may kakulangan, inyo na po itong punuan. Okay, sa stator po ng electric fan, meron po tayong apat na windings. Gumamit po muna tayo ng diagram para madali po natin itong maintindihan. Ito po yung diagram na ginamit natin dun sa nakaraang video natin. Kung hindi nyo pa po napapanood yun, bisitahin nyo lang po yung aking munting channel at meron po doon na video tungkol sa mga windings na ito. Ayan. Kung sa stator po ng electric fan ay may apat na windings, ano-ano po ang mga ito? Kung mapapansin ninyo mga karyal sa ating diagram, meron po dito na apat na hilera ng windings, isa sa gilid at tatlo sa bandang gitna. Bali apat na windings lang po ang laman niyan. Ang nakahiwalay na windings po sa gilid or outer part ng stator ng electric fan na ito ay may apat na set of coil. Ito po yon, yung nasa gilid. Apat na set of coil. Ito po yon, 1, 2, 3, 4. Yan po yung sinasabing apat na set of coils. Sa isang hilira ng windings po na yan, meron po siyang apat na set of coils. At ang windings po na ito ay ang tinatawag na running windings. Meron po itong beginning terminal at meron din po itong ending terminal. Kung gusto nyo pong lumawak pa ang inyong kaalaman tungkol dito, click nyo po yung link sa description box sa ibaba para inyo pong malaman kung bakit nasa bandang kanan ang beginning terminals at nasa bandang kaliwa naman ang ending terminals. Base po sa aking limitadong kaalaman, ang karaniwang number of turns po ng running windings ay nakadepende po yan sa mga gumagawa at nagre-rewind ng mga stator ng electric fan. Base po sa aking kaalaman, ito po ay naglalaro simula 700 turns to 900 turns. Depende po yan sa mga sizes ng core kung ano ang number of turns nila. Pag makapal, nagbabago po ang number of turns. Pag maliit, nagbabago din po ang number of turns. Depende po sa laki ng butas ng slot ng... Ito po, depende po yan sa laki ng butas. Nagbabago po yung number of turns. Pag maliit ang butas, nagbabawas po sila ng
number of turns. Pagka malaki ang butas, nagdadagdag po ng number of turns. Depende po yan sa sizes ng core slot at sa size din ng stator core. Hindi naman po kasi ako nagre-rewind, kaya pwede po tayong humingi ng mga idea sa iba, sa magagaling at expert na sa ganitong gawain. Hindi po naman ako nagmamagaling at sinasabi kong alam ko lahat. Base lamang po ito sa aking nalalaman, ay ito po yung ipinapakita at ipinapaliwanag ko sa inyo. Okay? Para po mas madali nating maintindihan kung paano po ba gumagapang ang running windings na yan sa kanyang stator core, gumamit po tayo ng drawing. Kaya dapat tandaan nyo po itong ating diagram. Ang running windings ay nasa bandang gilid or malapit sa tabi ng stator core. Ito po yung core, yung kwadrado. So ito po yung ating core. Ito po yung ating drawing na core. Meron po tayo ditong stator core. Ito po ay may 16 na slots. Ito po yon, yung mga butas. 16 na slots po ito. Diyan po ipapasok yung mga windings or mga coil. Sa drawing, ito po ang gagamitin natin. Gagawa po muna tayo dito ng running windings. So tandaan, ang running windings po ay nasa bandang gilid ng stator core. So ang beginning nasa kanan at ang ending nasa kaliwa. Sa drawing natin dito, ito po ay core. Maglalagay po tayo dito ng running windings. Tandaan, simula sa beginning terminal, saan po yon? Gawa po tayo ng beginning terminal. Ito ang beginning terminal, ito drawing lang po natin. Nakalapat po ng ganyan sa base natin. Sa drawing natin pong ito na stator core, gagawa po tayo ng pers coil. Ito po yung pers coil. So ang paglalagay po ay simula sa beginning papunta sa pers coil. Counterclockwise po ang paglagay. Nakuha. Counterclockwise po ang paglagay dito. Nagawa po tayo ng pers coil at ang pers coil po ay clockwise. At may bilang po ito na 700 to 900 turns. Depende po yan sa size ng stator core at saka sa slot. Depende po yan. Marami pong gumagawa niyan na magagaling na. Ako po hindi gumagawa niyan. Pero i-explain ko po sa inyo kung paano ang paglagay. Kaya pagpasensyahan nyo na at hindi po ako nagre-rewind. Bumibili po ako ng rewind na. Dahil marami po naman ang nagre-rewind. Marami ko pong nakukuna ng rewind na motor. Mas madali po kasing isalpak na lang kaysa sa gagawa pa ako niyan. Okay? Simula po sa beginning, ang running windings natin. Ang turns po o yung ikot ng coil ay clockwise. So dito po tayo maglalagay. Liligtaan po natin yung dalawa. Nakuha. Lalagpasan po yung dalawa at doon po tayo sa butas na yon at saka dito sa butas na ito maglalagay. May ligta na dalawa sa gitna. Ganyan po siya. Iikot po siya dyan ng 700 to 900 turns. Depende na po ha. Ilagay na natin sa 750 turns. Kunwari, 750 turns. Dyan po siya lalagay. 750 na ikot ng ating magnet wire. Yan. 750 hanggang sa dumating sa 750 yan. At dito po lalabas ang ending ng pers coil. Ngayon, kung dyan lalabas yan, saan mapupunta yung ending ng pers coil? Pupunta po yan sa second coil. Kung mapapansin ninyo, nasaan ang second coil? Ayun po yung second coil. At ang ikot po niyan ay counterclockwise. Pabalik po sa ikot ng relo ang ikot niyan. Kung ang ikot po dito ay clockwise, ganito. So, ang kasunod po niyan ay dito, sa katabi. Papasok po yan dyan at ang ikot naman po niyan ay counterclockwise. Dito po siya. Dito siya ikot. Paganun. Yan. Basta dyan po siya ikot, counterclockwise po. Pabaliktad na ang ikot. Ito clockwise, ito counterclockwise kabila. Yung second coil. Ayan, nakaganyan na po siya. Then, pag nakaabot na po sa 750 turns, kasi 750 turns yung ginamit natin. Yun po ay approximate lamang. At yung output nito na counterclockwise, pupunta naman po doon. May ligtad din po na dalawa yan, may ligtad din po na dalawa doon. Pero dito po papasok sa kasunod na. Ito po ay counterclockwise, then yung third coil po ay clockwise na naman po. Dito po yun papasok at yan, sa dalawang slot na yan pupunta. Yan po yung clockwise na naman. Ganyan po ang ikot o.
750 tons na naman po yan. Tapos, diretso sa port coil, dito po sa dalawa na ito. May likta na namang dalawa sa gitna rin. At ito po ay counterclockwise na naman. Pag umabot na po sa 750 turns yung ating coil, support coil, lalabas na po yung ending. Ayan, lumabas na po yung ending. Ito po yung ending ng running. Yan, ending ng running. Ibig sabihin, meron na po tayong running windings na kalagay na po dyan. May mga islat na natira na walang laman, dun po natin ipapasok yung start ting windings mamaya. Okay? Yun po i-explain ko mamaya-maya lang. Sa madaling salita po, ang running windings po ay mayroong apat na set of coils. Alin po yon? First coil, second coil, third coil, fourth coil. Okay? At ito po ay may bilang na 750 turns bawat isang set of coil. Sa apat na set of coils po na ito ay meron po itong dalawang north pole at dalawa din na south pole. Pwede pong ito ang south pole, pwede ito ang north pole. Yan. Yung magkatapat po, south pole. At ang magkatapat po na ito ay north pole. Yun po ang tawag sa kanila. Para po magkaroon ng attraction at repulsion. Dahilan po ito para mapaikot niya ang kanyang rotor sa gitna. Okay, ganun lang po ang tungkol sa running windings. Kung meron pa po kayong ibang idea or alam tungkol dito, i-share niyo rin po sa amin para makatulong po at nang lumawak pa ang ating nalalaman. Okay, patuloy po tayo. Kung nalinawan po kayo kung paano gumapang yung running winding sa stator core ng panmotor na ito, dapat po ay malinawan pa din kayo sa tatlong hilera ng windings na nasa bandang gitna. Dahil ang tatlong windings po na ito ay ang tinatawag na starting windings. Ang mga windings po na ito ay merong mga beginnings sa bandang kanan at meron ding mga ending sa bandang kaliwa. Kung ang running windings po ay may 700 to 900 turns sa bawat set of coil, ang mga starting windings po naman ay mayroong magkakaibang number of turns. Bagamat sila po ay magkakasama at magkakasabay na gumagapang sa stator core na ito, ay magkakaiba po naman ang kanilang number of turns. Ang isang winding po dito ay may bilang na humigit kumulang po, depende po yan sa sizes din ng core, yung kapal at saka yung laki ng mga islat. Meron po dyan na i-approximate na lang po natin na 550 turns sa bawat set of coil. Isa po dyan yung 550 turns. At ang isa pong windings din dyan naman ay may bilang na 150 turns. Bawat set of coil po yon. At ang pangatlo po dyan ay mayroong bilang na 50 turns bawat set of coil pa rin. Okay? Kung i-illustrate po natin sa drawing, ay ganito po silang tatlo. Dapat po kasi yan, magkakasama talaga sila sa pag-winding. Yan. Diba, apat na set of coils, yung isang winding. Ganun din po yun, isasama lang po din yun. Magkakasama po silang tatlo, isasama lang po yung pangalawang windings dito. Ganun din po yan. Clockwise, counterclockwise, clockwise, counterclockwise. Ganun din po yan. Ganun din po ang paggapang ng magnet wire sa core. Ganun din po sa running windings. Parehas lang po ang paggapang nila. Magkakaiba lang po sila ng pwesto. Ito, na tatlong windings ay mga starting windings na pinagsama-sama na may iba't ibang number of turns. Kaya nagkakaroon po ng speed windings. Dahil po nagagamit na po dyan yung 150 turns at saka 50 turns. Ganun po yon. Ngayon, kung magkakasama sila dyan, paano gumagapang dito yan? Isa-isahin po natin. Dapat po talaga sabay silang ilalagay dyan. Kaso, para mas maunawaan po ninyo, ipapakita ko po sa inyo kung paano ilagay ng isa-isa dito, kung paano sila magsabay. Ganito po yan. Simula sa beginning, ito po yung beginning, sa bandang kanan na naman po tayo mag-uumpisa, counterclockwise na naman po ang paglagay. Yan, dito lalabas sa kaliwa, nandito po ang endings. Sa core, counterclockwise din po ang paglagay, pag ganun din po, okay? Kaya simula sa beginning terminal, gagawa po tayo ng first coil na
clockwise na may bilang na 550 turns approximately. Pagkatapos, didiretso po ito sa second coil na counterclockwise. O ganito po. Dito po siya maglalagay. Nakita po nyo yan, may gitna na naman pong matitira na dalawa. Dito po siya maglalagay sa dalawa na ito. May naliktaan na dalawa. Okay? Kaya ang gagawin natin po, dito po tayo maglalagay ng beginning. Beginning po ito ha. Ito po yung 550 turns. Sa starting po yan ha. Doon po tayo papasok yung beginning. Tapos dito po siya lulusot. Paganyan. Clockwise po ang ikot niya na. Clockwise. Hanggang sa ang ikot niya ay umabot na ng 550 turns. Ang ending niya lalabas dito at papasok naman dito. Dito po papasok yan sa kasunod. Doon sa katabi nung beginning ng running. At counterclockwise po ang kanyang ikot. Yan, ganyan. Dito siya papasok. Counterclockwise po siya. Diretso doon. Ayan. Diyan po papasok yan. Counterclockwise po yung second coil. Nakuha. Second coil po siya na 550 turns pa rin. Then ngayon, pag umabot na ng 550 turns, lalabas na naman yung ending ng second coil at papasok na ulit dito sa third coil. Yung third coil, clockwise naman po yung third coil. So dito siya, doon ang labas niya. Ayan. Clockwise po yung third coil. Starting po yung ginagawa natin ha, na 550 turns. Pag umabot na po sa 550 turns na naman siya, mag-out na naman yung kanyang ending doon at papasok na naman sa fourth coil. At counterclockwise po yon dito, pasok dyan. Counterclockwise po siya, dito ang pasok niya. May ligtan laging dalawa sa gitna. Ayan. Ikot siya dyan ng ikot hanggang maabot niya yung 550 turns. Pagkatapos niya, nandito na yung beginning niya. Ito yung lalabasan na ng ending, yung fourth coil. Umabot na ng 550 turns, lalabas na po siya dyan. Yan na po yung ending niya. 550 turns. Yan, starting po yon. Ito yung beginning ng 550, nandun ang ending. Ayan po, nakuha. Lahat na po ng mga slot dyan ay may laman. Kasi yung sa running winding ay kumpleto na siya. At yung isang winding na 550 turns ay nagkaroon na rin ng laman dito sa mga slot. May laman lahat, wala nang bakante. Anong gagawin natin sa pangalawang winding ng starting winding? Isasama po natin sila doon. Isasama po natin siya doon at isasabay na natin ang pag-ikot hanggang sa umabot din doon sa ending niya. Ganito po yon. Kung natapos na yung 550 turns, isunod po natin yung 150 turns. Ito po. Doon din po natin yan isasama. Iikot po siya ng clockwise din hanggang sa umabot siya sa 150 turns. Pag umabot na yung ending niya, papasok na naman dito sa slot na ito na dinaanan din ng 550 turns at counterclockwise siya dyan. Tapos, pag umabot na sa 150 turns, lalabas siya doon at papasok doon sa third coil na clockwise naman ang ikot. At ito po ay may bilang din na 150 turns. Pag umabot na sa 150 turns, lalabas ulit siya doon at counterclockwise na naman siya sa fourth coil na 150 turns po rin ang kanyang bilang. Ayan na, umabot na sa 150 turns, lalabas na po yung kanyang ending terminal dito. 150 turns. Ayan na po. Dalawang coil na po ng starting ang nakarga natin dyan. Ngayon, gagawa po natin yung 50 turns. Gawa natin yung 50 turns. Isang beginning terminal na naman at isasama na naman natin doon. Ganon din pong proseso. Pag umabot na sa 50 turns, yung out niya papasok na naman dito. Isasama natin doon. Counterclockwise, pag umabot na yung 50 turns dito, i-out natin at ipapasok doon sa third coil. Clockwise ang ikot. Yan. At umabot na naman sa 50 turns, lalabas siya, papunta dun sa fourth coil niya, at counterclockwise na naman, 50 turns na naman po ang bilang niya. Then, pag umabot na ng 50 turns, lalabas po siya dyan, at ito na po yung ending ng 50 turns. Ibig sabihin, yung tatlo po na yan, ang ending terminal ng starting windings,
At ito po ang beginning ng starting windings. Okay, ganyan lang po yan. Nakuha. Magkakasama po sila yung starting windings. Pero magkakaiba ng number of turns. Okay, tapos na po nating mailagay ang tatlong starting windings sa ating stator core. Siguro po naman ay naunawaan nyo na kung ilan ba ang number of turns sa bawat windings ng stator ng electric fan. Sa running windings, ito po yung running windings, dito po ay may approximately na 700 turns to 900 turns sa bawat set of coil. At ito pong coil na ito ay tinatawag din na North Pole at South Pole. Ang tatlong starting windings naman po ay may tatlong magkakaibang bilang. Meron po dito na 50 turns, 150 turns at 550 turns. At ang mga tatlong windings po na ito ay magkakasamang inilatag or ini-install sa stator core na ito. Pagkatapos na maunang ilagay ang running windings, saka isusunod yung start windings na magkakasama pero iba-iba ng number of turns. Okay, sana po ay nasagot ko ng maayos ang una ninyong katanungan at medyo mahaba na po ang video ito. Abangan nyo na lang po sa kasunod kong video ang kasagutan sa inyong pangalawang katanungan na ilan daw po ba ang resistance reading ng bawat windings sa stator ng electric fan. Para hindi po ninyo ito makaligtaan, i-like at i-subscribe nyo lang po ito at pindutin nyo na rin po yung notification bell para agad na ma-update po kayo sa sunod na video ko. Okay, Dick Israel Vlog po ay muling nagpapasalamat sa inyong lahat at naway sumaatin ang presensya ng ating Panginoon.